naging tuloy-tuloy lang talaga yung naging mindset namin talaga na every time na sino yung makalaban namin, paghahanda namin, naging result tayo na natanong namin yung game ngayon, sino man yung may pasok o nabigyan ng kalata ng pasok. And hopefully, sana magtuloy-tuloy yung pagdating sa ibang game namin. Thank you, Coach. And for Royce, you had 15 points today against strong group. Ano lang din siguro yung naging motivation mo coming into this match para mailabas mo yung laro mo? Siguro naka-mindset lang ako na magtatrabaho lang ako na maayos. Tsaka sa trust na binibigay ni Coach Dante, ibibigay ko yung best ko. Ayan. Thank you. For your contribution. Coach, nearing the end lang po ng eliminations, then fourth consecutive win. Ano na lang yung may mga kulang pa ba for you or as much as possible parang nasa comfortable side na kayo this round? Siyempre, nauna yung ano, nauna kasi talaga yung medyo mabigat namin kalaban ngayon. Nandito kami sa mga kalaban namin na nasa baba talaga ng standing. Kailangan pa rin talaga namin trabahuin talaga every game eh. Kasi importante sa ganitong liga ngayon naman yung bawat panalo. Ano man naging result ako, 3-0 o 3-1. Ang importante sa amin is yung, nagigay namin every game na like to. Like ngayon si Troy sa nag-step up dahil sa wala ni Ika at kasakit siya. Then yun nga, sabi ko, importante na sana yung ganitong sitwasyon na every time may mga situation kami sa team namin, meron mag-step up talaga. Then for Royce, yung scoring mo kanina din, puro power kills ka, yung mga na-execute mo. So, for you so far, this conference, yung confidence mo na lang coming to the next games? Oo, kasi kailangan ko yung confidence para sa incoming mga games namin. Tsaka yung trust ng mga teammates ko at mga coaches. So, parang yung boost yung moral ko. So, umaangat siya. Kaya napapalo ko, nag-defense ako, nababla ko na maayos. Coach, yung Kat, okay na po? Sa plawa, yung nga, nagkagaling over pa rin si Kat ngayon. Hinihintay namin na nakabalik siya sa training namin. Pero importante ngayon, nakasama namin sa King kahit na hindi na kayo nito. Royce, nakita ko yung consistent ito na nag-perform para kay Coach at sa team. Siguro, heading into the final stretch, kahit na maganda yung performance rin, paano personally sa'yo na magkakompleto dito pa rin para sa team? Nag-mindset ako na alam ko na yung mga teammates ko at mga coaches na kailangan talaga ako na mag-step up. Kasi yung nawala si Kat, so wala akong mag-step up for them tsaka para sa coach. May 2 games pa kayo, alam na natin yung season niyo yung Finland. So, paano na lang makakatulong itong game na to towards into that? And ano na lang yung mga magiging adjustments niyo? In terms of sa kumpiyansa, siyempre laking tulong sa amin ito kasi sa apatasunod-sunod namin ang mga ngayon, medyo umangat na talaga yung kumpiyansa namin. Pero well, kailangan pa rin namin paghandaan yung team line. Like ngayon, may game sila. Kailangan talaga namin na scout talaga kung ano yung pwede namin gawin. Kasi sunod, pwede mangyari sa loob ng sa team, sa game namin. Ang importante, maging ready kami sa magiging sitwasyon namin sa test game namin. Same question. Ano malit yun? Sorry. Yung preparation niya for game line. Siyempre, paghihirapan namin lagi sa training, maraming personal lagi yung training namin para pagdating sa game, tsaka sa upcoming games namin, mabigay namin 100%. Lalo sa frame line na ito yung ano talaga, yung matibay na team. For Royce, personally, ito yung first time mo na makakalaban yung Dreamline. In a Chocomucho game, and alam naman natin, big crowd talaga every time naglalaro yung Chocomucho and Dreamline. So, meron bang pressure or ano lang yung siguro yung magiging mindset mo heading into that match? Siguro, mindset ko lang maglalaro akong maayos, ibibigay ko yung best ko. At saka alam natin na si Kirby is one of the na talaga matinding kalaban. So, pag-handa namin sa training, talaga, ibibigay namin 100% namin. Ayan. Then to add lang yung filling in the shoes ni Kat since wala nga siya and need niya mag-recover, then wala pa namang exact date yung nasasabi ni Coach about her recovery. Nung nabanggit sa'yo ni Coach na ikaw yung mag-fill ng shoes niya, unang thoughts mo na lang and reactions about that?
si Coach Dante naman, hindi ako binibigyan ng pressure. Basta gawin ko lang yung best ko, gawin ko lang yung nilalaro ko. At saka lalabas naman yung kung ano yung ina-ensayo namin sa data. Ayan. Thank you po, Ate Yellow. Sana po manalo po kami ngayon. Hi, hello. Hello, Mary Vic Domingo. Hello, how are you po? Thank you po, Ate Cheese. Yes, andito po ako ngayon sa... Andito po sila sa labas. Wait lang po. Gusto niyo po ba silang makita? Yes or no lang ang sagot. Okay, magbaksak muna po tayo, guys. Minsan lang naman, yung request lang, oh. Baka naman. Hello, Gina. Hello. Hala. Sino yun? Sino yung nagbaksak? Hindi ko nakita. Pakiulit nga, please. Thank you po. Sino kaya yung nagbaksak? Hindi ko nakita. Sayang, hindi ko nakita. Hi, nakita niya kaya para... Hala, sino yan? Ba't walang pangalan yung nagbabaksak? Hindi ko makita. Ba't ganun? Sira ba ang kumo? Hello, Chess. Ako din, oh. Ay, sa ito na pala sa tayo dyan. Meditate lang po sila, guys. Meditate po sila. Mamaya-maya po. Sige po, mamaya-maya po tayo, guys. Meditate lang po ang lola nyo. Guys, wait lang ha.